Mahilig ka ba sa sports anime? So meron ako i-recommend sa'yo ng mga underrated sports anime na sobrang ganda talaga. Una sa listahan natin ay ang Dive. Dive ay isang anime series na nagpo-focus sa larong diving. Ang kwento nito ay sumusunod kay Tomaki Sakai, isang talented na diver na pangarap ay sumali sa Olympics. Sumali siya sa Mizuki Diving Club at kasama ang kanyang mga teammates, nagdaan sila sa intense na training at mga kompetisyon para mapabuti ang kanilang skills. Sa buong series, ini-explore ng Dive ang personal na struggle, relationship at paglago ng mga characters habang hinahabol nila ang kanilang mga pangarap sa mundo ng professional diving. Next naman natin ay ang All Out. All Out ay isang anime series na tungkol sa larong rugby. Ang kwento nito ay umiikot kay Kenji Jiyeon na isang first year high school student na maliit lang ang tangkad pero na-inspire sa sport matapos manood ng isang laban. Determinado siyang sumali sa rugby club at nag-cruise ang landas nila ni Iwajimizu, isang talented player pero mahihain na player, at pinilit niyang bumalik sa sports. Habang nagre-recruit sina Jiyeon at Iwajimizu ng iba pang miyembro at bumuo ng isang team, tinawag nila itong All Out. Ang kanilang journey sa pagharap sa physical at mental na hamon, pagbuo ng teamwork at pagsisikap na mag-excel sa intense na mundo ng rugby. Next naman natin ay ang Run with the Wind. Run with the Wind ay kwento ng 10 university student na nagsama-sama para mabuo ang isang running team at maabot ang pangarap nila na sumali sa Hakone Ikiden, isang kilalang university relay marathon sa Japan. Ang focus ng kwento ay si Kakeru Kurahara, isang elite runner na nagpasyang sumali sa team at naging pwersa sa likod nito. Habang nagtitraining sila ng sama-sama, tatalakayin ng Run with the Wind ang kanilang mga sariling motibasyon, mga naranasan sa nakaraan, at paglago bilang mga individual. Napinapakita ang team ng pagkakaibigan, determinasyon, at ang malaking epekto ng sports sa kanilang mga pagbabago. Next naman natin ay isa sa mga favorite ko, ang Remain. Remain ay isang anime series na tungkol sa water polo, isang kompetisyong pangkat na nilalaro sa swimming pool. Ang kwento ay umiikot kay Minato, isang talented na manlalaro ng water polo na naaksidente at nawala ng kanyang memorya. Determinado siyang ibalik ang kanyang galing at makapag-reconnect sa kanyang mga teammates. Kaya sumali siya sa Sensu Water Polo Club habang natututo siyang mag-adjust at maalala ang kanyang nakaraan. Ini-explore ng Remain ang mga hamon na hinaharap ni Minato, ang mga samahan na nabuo niya sa kanyang mga teammates at ang kanyang pangarap na maging successful sa sports, habang natutuklasan ang katotohanan sa likod ng kanyang aksidente. Ang last naman sa listahan natin ay ang Star Align, o mas kilala bilang Hosei no Sora, ay isang anime series na nag-explore sa buhay ng mga miyembro ng middle school soft tennis club. Ang kwento ay pangunahing nagpo-focus kay Toma Shinjo, isang mahiyain na estudyante na sumali sa club matapos maingayon ni Maki Katsugari, isang magaling ngunit pasaway na player. Habang hinaharap ng club ang mga conflict sa loob, personal na mga problema at issue ng kanilang mga pamilya, tinatalakay ng Star Align ang mga sensitibong issue tulad ng pang-aabuso, pagpapabaya at pagkakilanlan sa kasarian. Ipinapakita ng serye ang paglalakbay ng mga karakter sa pagkakilala sa kanilang sarili, pagkakaibigan at kapangyarihan ng sport bilang paraan ng paghilom at personal na paglago. So yeah guys, yun na yung top 5 underrated sports anime natin. At kung gusto mo pa ng mga ganitong video, please follow me and like and share. So guys, thank you. Bye!